Sexy Aya. Sexy Aya. 12 noon, 12 news, noon express. News Express. Monday to Friday, 12 noon to 1 in the afternoon. On here on 101.3 Waves, Covenant FM, Lingaw Kaayo. Mikey G, oras si karon alas 12:50 sa Kumbalitang National. Duterte at Marcos Economic nagsimula na sa kanilang transition talk. Sinimulan na ng Duterte administration ang transition or transition talks sa incoming Bongbong Marcos Jr. administration. Ito ang kinumpirma ni Department of Finance kon DOF Secretary Carlos Dominguez III kung saan isinagawa ang pag-uusap isang araw matapos ang May 9, 2022 election. Naging magandaan niya at walang naging problema sa nasabing usapin. Hindi naman binanggit kung sino-sino ang bubuo ng economic team ng dating Senador Marcos Jr. Dagdag pa ng kalihim na hintayin na lamang ang formal na pag-upo ni bagong administrasyon para isirwalat ang naging plano sa ekonomiya. Sa Kumbalitang International, 44 bangkay ng sibilyan natagpuan sa gumuhong gusali sa Izium City, Ukraine. Natagpuan ng otoridad ang bangkay ng 44 sibilyan mula sa gumuhong gusali sa Izium City ng Ukraine. Pinagbagsak kasi ng missile ng Russia ang 5-story building noong Marso kung saan maraming mga residente ang nagtago sa basement nito. Posible aniya madagdagan pa ang kanilang matatagpuan na bangkay dahil sa hindi pa nila naabot ang ilalim ng nasabing gumuho. Nauna nang nakubkub ng Russia ang Izium noong Abril 1 at ito ay nabawi ng mga Ukraine matapos ang ilang linggo. Sa Kumbalitang Sports, Hanoi SEA Games papayagan ang mga audience na manood sa mga laro. Papayagan na ang mga audience na manood ng iba't ibang laro sa 31st Southeast Asian Games sa Hanoi, Vietnam. Kinumpirma ito ni Philippine Delegation Chief of Mission Ramon Fernandez matapos ang ginawa nilang final meeting bago ang pagbubukas ng Banyal Games bukas Mayo 12. Dagdag pa nito na papayagan ang mga tao na manood ng mga laro basta sumunod sa mga ipinapatupad na health and safety protocols. Gaya kasi ng Pilipinas ay patuloy na bumaba ang naitalang kaso ng COVID-19. Dahil sa nasabing bagong anunsyo, inaasahan na mapupuno ng MyD Stadium kung saan gaganapin ang open ceremony. And lastly sa Kumbalitang Entertainment, Casey Concepcion patuloy ang paggaling matapos magpositibo sa COVID-19. Patuloy na ang paggaling ni Casey Concepcion matapos na magpositibo ito sa COVID-19. Sa kanyang social media account, sinabi ng aktres na nakagalaw na siya at nakakalakad matapos magpositibo sa nasabing virus nitong Mayo 6. Dagdag pa nito na dahil sa nasabing virus ay humina ang kanyang kaliwang kamay at binti. Bagamat mayroon pa itong kaunting ubo, ay nakagalaw na siya hindi katulad noong mga unang araw na ito ay nagpositibo sa virus. Hinihikayat niya ang mga fans at mamamayan na maging ligtas dahil kahit na umiinom siya ng mga gamot at nagsusuot ng face mask ay dinapuan pa rin siya ng nasabing virus. Kasalukuyan itong nasa New York para sa paggawa ng international movie na ASEAN Persecution. Mao ka to ang naglangkob sa mabalita karong buntaga. Or karong utuha. Kaoban niyo sa kahanginan. Sexy Aya. Alang sa 12 Noon News Express.